So ang position ng mga ilaw niya nakaganyan. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun? Okay. Ngayon, ang ginawa natin para makuha natin yung kada sukat papunta sa kabilang ating pull trade o dun papunta sa kabilang pag-aangiran, ang ginawa natin guys ay ganyan. So, 220 cm. So, in case nandito tayo sa second floor ngayon, so, uumpisa namin yung pag-layout ng lightings dito. Ayan. Kasama ko si Nilo. Ayan. So, tuturuan natin siya kung paano magbasa ng plano. Ayan, ang ating plano. Kaya mo magbasa ng plano? Hindi pa? So, sa pagbabasa ng plano, i-consider mo dyan yung position ng mall. Kung saan yung ano, kung saan yung harap ng mall. Kung saan yung entrance o pinaka main entrance ng mall, i-consider mo 'yan. So yung position ng ating mall ay paganyan dito. Ito yung harap ng mall. Kung ano yung kung saan na yung pangalan na 'yan, itong mga pangalan na 'to. 'Yan yung harap. 'Yan, so ganyan na posisyon. So nung, yung ating ground floor, ito yun eh. Tapos na tayo ng layout ng ground floor sa lighting. So, sa second floor tayo guys. Yan. Tapos, dahil nakaganyan siya, nakapasaliwa naman dito sa second floor. So, pag umakyat ka, halimbawa, nandito ka galing sa ground floor, ito yung hagdan. Hindi, mali ako. Ito pala yung hagdan. Yun. Ngayon, sa taas, ganyan ang position yan. So, yung hagdan na yun, sa ground floor, pagdating sa second floor ito. So, kung ilalagay mo yan sa second floor, nandito siya, banda. So, ang position ng mga ilaw niya, nakaganyan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na hilera na ilaw. Tapos, yung kundula natin, ito yung pinaglalagyan ng mga paninda. So dahil ito ay hardware, so yung mga items dyan makikita yung mga paninda. Ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So kung familiar kayo sa mga hardware na mga na tindahan sa loob ng mall, ganyan siya. Ito mga to, nandiyan nakikita yung mga paninda. So ngayon, ito, mapapaliwala itong ito, saka ito. Kasi yung ating design ng ceiling, meron siyang tinambulan dito kasi mayroong mga nakadrop na maraming tubo dyan. Kaya tinago nila. Ganun din sa kabila. Ayun. Kaya ang i-consider na lang natin dyan, ang magiging ilaw natin ay ito na lang. Aalisin natin to. Ito, gagawin na lang natin pinlight. So, kinausap ko na si boss. Magpipinlight na lang dito. Pinlight. Tapos, itong portion na to, ito, ito yan eh. Yan o. Oh. Ito, ang office kasi na yan dati doon sa ilalim ng hagdan. Ngayon, inakyat. Nandito na siya sa taas. So, bali, ito na yan o. Oh. Yung portion na to, yan yung pinaglagyan ng office. Ngayon, ito magiging putol to. So ang naabot ng office, halimbawa ito naabot ng office ay papunta dito. Halimbawa dalawang ilaw ang naabot ito. Tapos may naabot din ng tambol doon, mga ito din. So ang matitirang ilaw dyan, 1, 2, 3. So halos tatlo na lang siguro yan. Dito yan sa portion na to. So ngayon, ito lang yung makukonsider natin. Ito. Tapos, ito. At ito. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, kung sa actual yan, ang ilaw niya ay 1, 2, 3, 4, 5 lang.
So maiksi lang. So ngayon maximize na lang natin yung area. Okay. Ready? Go. Ano? Kaya mo na? Kaya mo? So, i-maximize natin yan. So, sa portion na to, dito tayo mag-start. So, magtatansi muna tayo. Ito, tatansihan natin. Susukatin natin yan. Dito tayo start. Aunahin natin tansi yung mga paganyan. Iko-consider natin tong kundula. Paganyan muna yung pagtansi natin. Para makuha natin tong kundula na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi hindi siya naka-scale eh. Meron siya sana 1:100. Madali sana ang scale na yan, 1:100. Kaya lang, pagdating sa actual, pag i-actual mo na siya, hindi mo na siya maisakto kasi hindi naka-scale yung ating plano. Ayun guys, isang maulang hapon. Yan, titignan natin yung pag-layout ni Jedod sa kani kanino. So guys, in-actual natin yung ilaw para makuha natin yung ating paglalatagan ng sea parlings. Ano nakalagay dyan kaya dun? Nandito tayo guys sa may second floor. Ang binibilang namin kanina ito yung sinusukat namin na ilaw 1, 2, 3, 4, 5. So yan, ina-actual natin kung sasakto yung lima dito. So ngayon sa bahay sa ating sinukat ay hindi kumulang tayo. So kulang. Adjustin natin yung ano kasi yung bilang. Kasi yung isang dito yung isa eh. Mga ilan kanila? Siguro mga 60. Mga 60 daw. Napakala naman ito eh. Kaya hindi na yung pagkita ng ating ilaw, 60. Oo. Kung ano ba ito eh? Tapos kundula. Para makuha natin yung layout ng ilaw natin. Kundula. 120 na kundula. 120. Yan. Tapos akin dito 50. Ang sakto ah. Dito tayo mag-start ng ano, ilaw na 50. Yan. Tatansihan natin ngayon yan. Ito. Ito isa. Okay. Ito ha. Itapat mo dito sa gitna nito. Ginuhit natin. Ayun. Kasunod natin kaya doon? Ang kasunod natin guys ay full rate naman, kung ilang full rate naman yung ating ilalapit dyan. Full rate naman. Tumapat yata sa bakal ah. Ating tansin. Yun. So, yung full rate. Tapos, yung isa. Dito 120. Yan 120. Andyan lang. Kailangan saktong 100. Kundula. Dito lang. Okay. Wait. Yan. Ito yung pangalawangan natin. Hundred lang. Ayan. 50. Ayan. Yan lang, itapat mo lang dyan sa may. Ayan, sige na yan.
Yan na yan. Ito. Kasi itatawag natin yung ating ano dyan eh. Ating zero parlays na papunta dyan eh. Itatawag natin eh. Ito yan. Ito yan yung... Oh, ito. Ito. Itong portion na to. Yan yan. Papunta dun. Isa naman yung ito, yan naman yung nandito, dito naman yan. So may say lang dahil may office. Pero ano nakalagay sa plano? Itatapos natin yan dyan doon. Ah, tagos siya yun. Tagos siya doon. Hanggang dulo. Hanggang dyan oh. Tapos natin yan. Kuha niya yung gitna, no? Kaya nakita ko dito. Oo. Oh. Maka-addict ko yung ano namin ang parking na. Kaya nga eh, no? Pangalaman eh. Kasi mayroong ano eh. Para sa... Aircon? Train. Yan, no? Sa aircon, no? Sa train ito ng aircon eh. Ito eh. Pangalaman. Pangalaman. Ito mo isa dito. Nandito tayo sa loob, pasok. Pinuturo, nandito, pasok tayo dito. Adjust ka. Dito na lang tayo mag-adjust, oh. Yan guys, inumpisa na nila kaya doon sa kanilo, kaya nilo yung pag-layout natin. Pag-layout para sa paglalagyan ng mga pole thread sa taas. Tinatagingan niya na. Ito yung isa natin. Dito. Sa side na to, ito. Isa. Tata. Isa. Dalawa. Tatlo. Pang-apat. Apat. Kailangan sumentro siya para makuha niyo yung gitna. Ayun. Okay. Yun. Okay. Kita lang natin kasi magbabakat sa pintura eh. Yun. Bili lang muna ako ng merienda. Para ano. Ano init na tubig kayo. May baso ka pa rin, no? So, and guys, nakatapos na kami mag layout. Naguhitan na namin sa slab yung pagbubutasan ng ating mga hangin yung para sa grip anchor. Ngayon, ang ginawa natin para makuha natin yung kada sukat papunta sa kabilang ating pull trade o dun papunta sa kabilang paghangiran. Ang ginawa natin guys ay ganyan. So, 220 cm yan. And 220 cm, ito papunta doon, limang full trade. Bali, lima lang yung papunta pala doon guys. Lima lang. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Lima lang. Ito lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi tinanggal natin yung dulo, saka dulo. Kasi mayroong, ano yan, nakadrop na ceiling. Dulo-dulo. Kaya lima lang ang ginawa natin. Yan. Ito na yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So, para makuha natin yung bawat pagitan niya ng ating paglalagyan ng pull trade, sinukatan natin yung 220 cm papunta doon.
Ito yung lalagyan natin ng poultry, guys. Ito. Yan. 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 Pero ang parlina natin dyan, ito lang. Si parlina natin ito. Yan. So, nilagyan ko lang ng ganyan yan, guys. Kasi ito yung mga pagipagitan ng ating mga hanger o paglalagyan ng grip anchor papunta naman doon. Pero hindi ito parlina. Ito ay mga grip anchor yan. O kaya paglalagyan ng ating poultry dyan. So, 220 din yan lahat, guys. So, tapos, ito, hindi na natin to mailagay. Tapos, ito, ang dito sa dulo. Kasi, mababa yung ating mga tubo. So, sakto doon sa mga tubo na yan. Itong mga to. Sakto. Kaya, hindi natin mailalagay yan. Ang mailalagay lang natin, guys, itong mga papunta lang doon. Yan. Ito, hindi natin mailalagay. Kasi sumakto dyan sa mga tubo na yan. Okay. So, yan. Papabarina na natin yung ating paglalagyan ng grip anchor.